Ayan, mga kapatid, kamusta na tayo? Namiss ko po kayong lahat. Kamusta na po kayo? Pasensya na po, medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload or nakapag-update sa ating YouTube channel. Ano po? Dahil po sa pandemic at naging busy po tayo. But anyway, narito pa rin po ako at narito nandyan pa rin po kayo. Kaya salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood, sa lahat ng patuloy na nasumusuporta, nagsosubscribe, ano po, sa ating channel, mga nagko-comment, nagla-like, nagsashare. Palakpakan naman po natin ang bawat isa sa atin. Salamat po sa inyo lahat. Ano po, ito po yung magkakaroon ng bagong unit na ating i-re-review. Ito po ha, ito po yung i-re-review na. Hindi po ito Samsung, hindi po ito Apple. Ano po, this is a new brand. Okay, this is a Redmi brand. Okay, from Xiaomi. Ano po, I think alam na po ng iba to. This is a Redmi Note 10. So sa mga interested po, gustong malaman ano ba ang meron sa Redmi Note 10 at bakit ko to nagustuhan personally, ano po, ginagamit ko po to. So kung gusto niyo pong malaman yan, please patuloy po kayo manood and subscribe to my channel. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Bounce. Ayan, mga kapatid, nandito na tayo. Ayan. Ngayon, this is a Redmi, okay, Note 10. Ayan, nakikita nyo po ang kanyang itsura ngayon. Dito po yung na-release last March na po ngayong 2021. At isa po sa mga nagustuhan ko dito, no, talagang sisimulan na po natin agad ito. Ang pinaka nagustuhan ko po talaga dito ay ito, yung screen po niya, yung display po niya. This is a Super AMOLED display, 6.4 inch. Okay, ayan. No, full screen display po yan. Meron siyang camera hole punch po dito. Tapos yung screen po niya Super AMOLED 1080p. Ayan, no? Nakikita niyo po, napakaganda ng color, napakaganda ng kanyang quality. Ano po? So ito po, nasa budget lang po to, pero bihira lang po kayo makakabili ng ganitong klaseng phone na may Super AMOLED sa presyo po niya. Actually, ang brand new price po nito ay naglalaro from 8,000 to 10,000. Depende sa variant at depende kung saan lugar mo siya bibilhin. Ano po? Pero ito pong gamit ko ngayon, this is a 4GB RAM, okay? 128GB storage po niya. Ano po? Pero meron siyang 6GB RAM na variant para po sa mga talagang nangangailangan ng more RAM, lalo sa mga mahilig sa games na malalaki or sa multitasking. Pero para sa akin, 4GB RAM ay saktong-sakto na sa ginagamit ko po at sa nilalaro ko po dito. Okay? So again, Super AMOLED. Ito po talaga yung nag-enjoy po ako dito, no? I can compare it nearly dito sa akin Note 10. Okay? Samsung Note 10 po ito. This is a Redmi Note 10. Pareho po silang Note 10. Pero syempre, mas maganda pa rin po yun. Pero alayo naman po ng presyo nila. This is 20,000 plus. Pero ito, nasa 6,500 ko lang po ito nabili. Okay? Second hand po siya nabili. Okay? Okay? Hindi ko po siya binili ng brand new. Pero quality pa lang po, no? Napakaganda, makinis, maayos, wala po tayong issue. Ano po, at medyo kakaiba po yung formahan po nito. Hindi siya gumaya sa Samsung, hindi siya gumaya sa kung anumang brand. Makikita nyo po yung camera na formation po nila dito ay may pagkakaiba. Okay? So, ang isa pong maganda po pala dito, yung kanyang chipset. Okay, punta po tayo dito sa CPU-Z para makita lang natin ang chipset po nito. Yan. This is a Qualcomm Snapdragon. Okay? Device, okay? This is a Qualcomm SM6150, okay? Maganda na po ito, no? Pang games po ito. I mean, nasa mid-range chipset na po yan, ano? And nasa Android 11 po na to, no? So, kung bibili po kayo ng second-hand na high-end, tapos medyo luma na, tapos hindi pa rin updated yung kanyang ROM, medyo para sa akin, ano po, mas maganda pa rin yung updated yung ROM po natin. Sorry, this is a 64GB po pala, not 128. So, yung 6GB is 128. Okay? So, yun. Okay? So, anyway, ito po. Yan, 4GB RAM. Okay? Snapdragon Octa-Core. Ayan, MIUI version 12.5 with Android 11. Okay? Napakaganda. Napakasmooth pa rin pong gamitin. Kung titignan po ninyo, wala po tayong magiging problema po dito. So, tapos po sa battery life po tayo. Ayan, battery life. Okay, ang battery life po na to pang matagalan. Ano po? Meron po siyang 5,000 milliamp. Okay, non-removable battery. Okay, na tumatagal po ng whole day. Kahit po nag-games po ako dito, hindi po siya basta-basta nalulubat. Okay, pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Alright. Remaining time, 32 hours. Grabe po, ano? Tapos,
ang charger po nakasama nito sa box po nito. Ito po, na fast charger po ito. Kung titignan ninyo, balik punta muna tayo dito sa charger natin. 33 watts. Ayan, ayan po. Hindi nga lang po sa Type-C yung kanyang dulo, pero 33 watts is 33 watts. Ano po, napaka-fast charging pa rin po niya. Napakabilis pa rin po nitong mag-charge. Okay, pero minsan kapag ginagamit ko sa ibang unit, hindi nila masyadong nare-recognize yung kanyang ano, maybe dahil hindi siya USB-C to USB-C. Pero kung from this one sa gamit sa mismong Xiaomi Redmi Note 10 mo, wala po tayong magiging issue. For 30 minutes, ano po, halos kalahati na ng battery life po, battery ano po nito ay mapupuno. Tapos ang full charge po niya maybe 1 hour and mga 10 minutes or 20 minutes. Yung pong full charging po niya. So, sulit na sulit po. Napakaganda pa rin po nito sa battery nito. Okay? Again, this is a budget phone. Hindi po to kagaya ng mga mid-range na in-expect po ninyo talagang ano. Pero, kaya po niya makipagsabayan. Yun po yung gusto natin makita dito. Okay? So, tignan muna natin yung side. Okay, ito yung power button po niya. Actually, yung power button po nito, kung titignan po ninyo, okay? Mayroon po siyang tawag ito, fingerprint. Okay? So, kung titignan po ninyo, okay? Sorry, ito pala yung volume natin. Ito yung power natin. Ayan. So, ako po, no? Dahil naka-register na fingerprint ko dito, mabilis naman po siya. Quick tap lang. Open na siya. Okay? Pag ibang finger, ayan, ayaw man that. Dahil ito pa yung naka-register. Ayan, no? Quick tap. Mabilis naman po. Wala tayong problema sa security nito. Okay? So, ito po pala yung sa SIM tray niya, no? Dahil ito yung SIM tray, tapos dito po yung ating volume rocker. Tapos po yung speaker po nito, yan. Meron siyang speaker dito. Meron din siyang speaker po dito. So, sa speaker po, ay wala din po tayong problema. Maganda rin po ang ano to. Very immersive kapag po naglalaro kayo. Okay, camera. Meron tayong punch hole dito. Tapos ito yung camera setup niya. Okay, quad camera. Okay. Sa camera po nito, meron tayong 13 megapixel camera sa harap. Okay. Tapos po sa likod, meron tayong 48 megapixel. Tapos meron tayong 8 megapixel for ultra wide. Tapos meron tayong macro tsaka depth. Okay, na camera. May mga, ayan po yan. No, mamaya, pakita ko po yung mga sample po natin. Mga camera sample natin. Para magka-idea po kayo. Pero mga sample natin, no, ilagay ko po sila dyan para makita nyo muna. Panoorin nyo muna mga kapatid. So, ito po yung mga useful na modes. Meron tayong pro mode sa video. Okay? Meron tayong video, photo. Meron tayong, yan, no? Balik ko lang, ultra wide. Tapos, yung times 2. Okay? Tapos, portrait. Ito pong portrait, adjustable po yung kanyang blurriness. Okay, makikita nyo po dyan. Tapos, and meron pa siyang ibang ano dito, yan. Para magamit mo yung portrait megapixel, para magamit mo yung night mode, panorama, yung pag-scan ng documents, okay, slow motion, time-lapse, okay, nandyan po sila. Kung gusto nyo po makita yung mga yan, you want an in-depth review sa camera, pwede po mag-comment dyan. At gagawin po natin ng video. Okay, sa performance naman po tayo ngayon, actually sabi ko nga, kanina po, no, binili ko po ito for game purposes, okay. Kasi po, naghahanap talaga ako ng medyo murang Android dati. Okay, lahat po na natry ko, hindi ako nasatisfy. Okay, pero ito po, nasatisfy ako dito, no. Aside sa performance, yung nga, yung screen po niya ay na-enjoy ko din kasi parang high-end na rin po halos yung ginagamit ko. So, bubuksan ko po yung Axie Infinity natin. No? Yes, I am playing Axie Infinity. If you want to know about more about Axie, no? Pwede po kayo mag-comment dyan. Pwede ko kayo turuan or pwede tayong gumawa ng content. Ayan. Hindi po yung color, no? Yung screen niya. Yung ano, wala po tayong lag. You know? Pwede siguro pwede tayong mag-play ng isang video dito. Okay, para makita nyo lang yung itsura ng ating Axie or ng ating phone sa paglalaro ng Axie. Yan, so we have no issue mga kapatek. Okay, so yan, ano,
Tapos sa Mobile Legends, hindi po nilalaro. This is for demo purposes ng Mobile Legends that, no? Para makita nyo lang yung performance niya, yung graphics, okay? Ayan, napaka-smooth naman, napakaganda naman. Okay, so, sa multitasking, okay din po siya, pero hindi kayo masyado mag-expect kasi nga, 4GB RAM lang po to, okay? Ang aking kinuha, pero kung gusto niyo ng mas higher end, okay, meron tayong 6GB RAM na available din. Pwede nyo pong bilhin po yon. Kung gusto niyo na medyo mas for gaming talaga, tsaka yung for multitasking po talaga. Okay, so, pakita ko lang po ito na mabilis. Okay? Yan. Bigyan natin ng konting volume. Yan. Alright. So, yan po ha. Sa games, very good. Wala tayong problema. Okay. So, this is, again, this is a Redmi. Okay. Wait na. Exit natin. Tap again to exit. Alright. Yan. So, this is a Redmi Note 10. Okay. So, mga kapatid po natin, gusto pong malaman ano pong meron dito or mga question po kayo, ano, or maybe may mga gusto kayong i-review pa natin mga unit, please comment sa comment section. Yung pinakamarami pong comment, ano, na unit, yun po yung next na i-review natin at yun po yung pag-uusapan natin. Okay, so maraming again, maraming salamat po sa mga subscriber natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta and continue subscribing to our channel. Okay, please like and share this video kung may natutunan ka. Gusto mo i-share to sa iba. Okay? So maraming po salamat. Salamat po sa inyo lahat. God bless. Bounce.